Samahan mga abay. Doon sa mga abay natin na nagtanong sa akin, yung ba yung magiging guest yung abay Julie? Yung sa sikat na sikat na mga hugot lines and yung nagle-lecture, nagsiseminar sa mga kabataan. Yes, opo, in the person. Ayan. Si Mr. Marlon Malmisa, mga abay, isang leadership speaker at author ng Ang Mahalaga, Bumangon Ka. Ayan. Magandang maganda. Welcome uli sa Taang Bahay. Yeah, good morning po. Actually, it's my second time po, no? Right. Oo. Kamusta ka na? Namiss ko po kayo. Ganda ng set niyo before. Bagong-bago yung... Thank you. Thank you po. Thank you for having me again. Mula nung maging guest ka namin last year, mas ngayon, ano na ba ang mga pagbabago kay Marlon? Sobra pong daming nangyari eh. Kasi that time, this is my first book. And then, ang dami pong napuntahan ng mga eskwelahan, mga organization, iba't ibang panig ng Pilipinas. Mm-hmm. So, naging busy po ako doon sa phase na yun. Until now. Talaga. Thank God for that. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang isa sa pag-uusapan natin na Marlon, may kinalaman dito sa sinasabi ng iba na hindi ko kayang gawin yung mga bagay na kasi may pangarap ako, hindi ko kayang gawin dahil sa hindi ako nakapag-aral. May gusto akong marating, wala akong kakayanan dahil wala akong pera. At marami pang iba na maaaring humahad lang sa kanya para marating yung gusto niya sana o yung kanyang pangarap. Ano masasabi mo doon? Tungkol dyan sa ganyang usapin po. Tatlong M lang po yung gusto kong i-share dyan eh. Mm-hmm. Unang-una, it's a matter of mindset. Meron kasing isang author na nabasa ko. I forgot his name, pero sinabi niya, nakaramihan, almost 80 to 90% ng mga successful entrepreneurs, meron silang nakitang bottom line. Meron silang iniiwasang tao. Yun yung mga pessimistic, yung mga negative thinker. Oo, yung mga negative na yan, oo. Yeah, parating negative eh. So, syempre, ang pagiging successful kasi, it's a matter of mindset. Meron nga kasabihan na kung ano yung iniisip natin, it reflects the way we act, and then unti-unti, it also determines our future. Mm-hmm. So, if positive yung mindset natin, sumusunod yung katawan natin doon eh. Like, for example, kung isip natin, mahirap tayo ngayon, wala tayong pera, wala na tayong future, wala talaga tayong mararating, kundi matutulog lang tayo. Oo. So, pero kung meron tayong pangarap, it has to begin at the end of mind. So, kailangan meron tayong goal, may purpose tayo. Mm-hmm. So, Mindset. Yun ang una? Yeah, mindset. Okay. Anong susunod? Pangalawa, yung mission. Kung alam mindset, natin... Mindset, then yeah. Mission. Yeah, mission. Okay. So, yung mission naman, it talks about your life purpose. Ayun yung sinasabi ko nga po kanina. Kung fix na sa'yo, alam nyo na yung gagawin ninyo, simula noong bata pa kayo, talagang naisip mo na, na-realize mo, tatanda ako bilang teacher, tatanda ako bilang artista o isang dancer o tatanda ako bilang public servant, and doon nagiging focus yung tao. Kasi merong isang I have this favorite author, si Malcolm Gladwell. Meron siyang tinatawag na 10,000 rule. Kapag masyado tayong focus and minamaster natin yung craft natin, ma-achieve natin yung goal natin. Mm-hmm. So, that's one. That's the second point. Kailangan focus tayo sa mission. Kasi maikli lang po yung buhay natin. So, dapat meron tayong goal every day. Pag-gising natin sa umaga, ayun yung nagiging gasolina natin para bumangon. Mm-hmm. Ayun yung nagiging alarm clock natin para, oh, come on, Marlon, gising, meron ka pang gagawin. Magigas ka pa sa Taong Bahay. So, ganun din. I think that's the second point. Kapag may mission ka, madaling ma-achieve yung goal. Ayun po. At ang pangatlo? And then pangatlo, syempre, we have to acknowledge our maker. Yung success kasi it doesn't come from our own ability. Mm-hmm. It's all about from God. And then, yung success begins with acknowledging Him na siya yung source ng lahat ng totoo blessings. Yan, totoo yan, sinabi mo. Kaya nga, kung pagbubutihin mo lang, ano, yeah, magagawa mo, lalo na kung taglay mo yung
patnubay ng Panginoong Diyos sa atin. Po. Oo. Siya nga pala, yung nabanggit mo kanina, may libro ka. Ito. Yeah, this one. Ito po. This is my book. Actually, this is, pinull out ko na po siya sa National Bookstore. Pero may mga National Bookstores pa na available po ito. It's 195. Uh-huh. It's a bad news kasi pinull out ko po siya. So, maraming mga tao naghahanap ng stocks. Uh-huh. That's a bad news. Pero ang good news po nun, kaya ko siya pinull out because I'm writing my second book. Ah, right? It's the updated version of my book. Uh-huh. So, watch out. This coming... Ah, ito na yun. That this is my book, yung first book First book. Pero yung second book ko will be coming out on July. Uh-huh. So... ay naman, mandirigma version 2.0. Kung paano bumangon kahit sugatan ka na. Uh-huh. Yeah. Ay, bigyan mo nga kami ng ano, ng ilang hugot lines dyan, Marlon. Naku. Sa palagay mo. Oo. Sabi ko nga po yung hugot line, medyo normal po siyang lumalabas eh. Kapag pipilit mo, minsan, parang wala po. Parang wala. Ampaw po eh. Napag-usapan natin ang libro. If you were a book, ano ang yung buhay mo gawing ililibro natin? Ano kaya magiging title nun? Sa palagay mo, kung ikaw magbibigay ng title doon sa libro mo? Basically, ito na nga po yun eh. Mandirigma. Mandirigma! Yeah, my second book is nasabi ko na pala, pero yung kanyang title kasi is Mandirigma version 2.0. Ayun po yun. Kasi ang buhay natin, parating may laban eh. Every day, meron tayong mga hugot, meron tayong mga kanya-kanyang gera. Mm-mm. Pero it makes us a better person. Mm-mm. If we keep on trusting the Lord na kayang-kaya natin lahat. And then, the same time, yung support group, yung mga friends natin, yung mga kaibigan, tinitreasure po yan. So, sila yung nakakapag... minsan dyan, merong mga bashers, meron naman susuporta sa'yo. Pero it makes us... a better person. Mm-hmm. So, mandirigma po tayong lahat. Siya nga pala, ikaw ay nakapagpapangiti, nakapagpapatawa sa kapwa mo. Ikaw, what makes you laugh, Marlon? What makes me laugh? Yes! Madami po eh. Mga kaibigan. Favorite ko pala manood ng mga comedy. Uh-huh. So, that makes me laugh talaga. Talaga. Tsaka mababaw yung aking kaligayahan. Mm-hmm. Kapag yung mga jokes na minsan ang babaw niya, tapos parang natatawa na kagad ako eh. Kahit na medyo corny yung joke, natatawa na ako. Medyo masiyahin po kasi akong tao. Ikaw, saan mo nakukuha yung mga hugot lines mo? From experience. And at the same time, nga pala, madalas po kasi ako nakikipag-usap sa tao. So, minsan, sa mga Grab driver, mga taxi driver, yun, doon po ako kwento sila ng kwento, tapos doon ako nakakuha na, okay. Kaya pala, and then, the whole journey ng aming biyahe, puro sila yung nagsasalita. Magbigay ka nga yung talagang matatandaan na yung hugot line na yon ay galing kay Marlo. Mga naibigay mo. Ano? Parang wala original eh. Wala ka ba? Parang wala original. Hindi pala original. And then the same time, paano bang mga hugot na... parang wala akong hugot na... Ako na nga lang! Sige nga, tingnan nga natin. Natural kasi po siya eh. Mag-antay ka lang, darating din yan sa tamang panahon. Yung mga ganun, diba? Yun! Diba? Yung mga ganun eh, pero lalim siya. Lalim nga, no? Ay, pinagdadaanan mo ba tayo? Wala. Naisip mo, lami mo eh. At saka walang originality eh. Parang may nabasa akong ganun na yun. Yung mga hugot po ngayon, mga kinukuha sa kung saan-saan. Ano kung saan-saan? Yung katulad ng para kang MRT. Kasi... ang bagal-bagal mo. Yung mga ganun. Kaya para kang EDSA. Mga ganun minsan na mga kabataan yun. Ganun na. Kaya, minsan din ako umuhugot din. Tapos ngayon, politika. Mm-mm. So, ang daming hugot. Facebook eh, lahat sila. I mean, wala nang original ngayon. Repost na lahat eh. Ganun, pero, yun nga, natural po talaga siya. Natural. Mm-hmm. Pero itong mga hugot lines na ito, nakakatulong yan, no? Para lalo tayong mapangiti, mapasaya ang ating araw. Para kung ano man yung kinakaharap natin araw-araw na challenges, makakayanan natin. Correct po. Alam ko, meron ka bang seminar, lecture na gagawin? Meron po ako, i-announce ko po pala.
sa dito sa TV yung aming Why Talk workshop. Oo. Okay na ba? Yeah, dito. Yes, oh, yeah. Yung Why Talk workshop, be the next youth speaker. If any one of you merong desire to become a youth speaker, you can contact me. You can email me, mmolmisa@gmail.com. mmolmisa@gmail.com. That's my second batch kasi yung first batch ko noong May 21. May 7, sorry. So, nawawala na po ako sa date. May 7, and then this coming June 4 yung aming batch 2. Ayun. So, basta po. I-email ka na lang nila. Yeah, yeah. Okay. Thank you so much. Yeah, maraming salamat po, Abay Julie. Thank you po. At marami pa tayong mapag-uusapan, mga abay. Wanta ang Bahay returns. So, dyan lang kayo, mga abay. Babalik kami.